ano? Kayo yung nakikot. Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga... Magandang umaga po ulit sa lahat ng mga nakakapanood ng video na ito. Sana po ay ikalat po natin ito upang mabigyan na ng tugon ang aming mga matagal ng kahilingan. Bali, 3 buwan na po kaming nananawagan, ngunit wala pa pong nakakatulong sa amin. Bagamat kami na-interview na sa isang himpilan sa TV sa Pilipinas, wala pa po kaming nare-receive na kahit na anong tulong. Ano ba ito? Tinatawagan po namin ng pansin ang ating mahal na presidente. Nawa ngayon sa pagkakataong ito ay mapansin at matugunan ang aming pangangailangan upang makauwi na sa ating bansa. Kami po ay mga on-call cleaner dito po sa Jeddah. Under po kami ng Mahara Human Resources Company. Nandito po kami ngayon sa Jeddah. Kami po ay may mga inihain na reklamo dahil sa unang pagkakataon po na kami tumanggap ng trabaho dito sa Mahara. Ang offer po sa amin ng kumpanya ay na aming agency sa Pilipinas ay 8 oras lamang na trabaho. At ang kanilang pahain sa amin ay ang pinagmamalaki nilang overtime. So lumalabas po na 28,000 ang kanilang offer. Kaya po kahit maganda na po ang kalagayan at sahod sa Pilipinas, ginrab po ng mga tao dito dahil sa ganda po ng offer. Ngunit pagdating po dito sa company, 5 oras po kami nagtatrabaho sa umaga sa iba't ibang madam, 5 oras din po sa hapon sa iba't ibang madam. Ngunit, wala po kami natatanggap na overtime. Nasa minimum lang po kami na 1, 2 plus 3. Mga kababayan, mga nanonood, kami po ay tinamaan ng no pay policy dito po sa Jeddah. 3 buwan na po kaming walang trabaho, walang sahod. Wala pong natatanggap na kahit na ano pang tulong na galing sa ating gobyerno. Sa loob po ng 3 buwan, 1 beses lang po kami nakatanggap ng ayuda galing sa Polo. Nagpapasalamat naman po kami ng marami sa ating gobyerno sa pagkakataon na yon. Ang amin pong passport, mga kababayan, kahit nag-order po ang ating mahal na presidente, na ito'y dapat hawak ng mga OFW. Ngunit pagdating pa lamang po sa airport, hindi po namin hawak, inuha po nila at hindi na ibinalik. Nakakulong po kami literal dito, lumalabas lang po kami mga kababayan pag every second Fridays of the month at last Fridays of the month. Lalabas po kami dito, kunyari 3, uuwi po kami ng 6:30. Bibili lang po ng mga kailangan namin. Groceries. Ang aming food allowance na nakapirma po sa kontrata is 300 po. Pero nakuha po namin dahil sa COVID 150 SR. So hindi po sapat 'yon para po sa pangangailangan namin sa buong buwan. Mga kababayan, 3 buwan na po kaming walang sahod. 3 buwan na rin po kaming naghihintay ng tulong at action mula sa ating gobyerno. Gusto na po namin umuwi sa lalong madaling panahon. Marami na pong nanghihinaan dito ng loob. Marami na pong nag-iisip na tumakas. Actually, may kasamahan po kami na tumakas na kapwa namin Pilipino. Hindi na po namin alam ang gagawin. Kaya po, ginawa na naman po namin ang video live na ito upang pabigyan na po ng pansin at aksyon. Bali, matagal na po kami nananawagan. Lahat email address, lahat po na pwedeng lapitan, tao man, vlogger, gobyerno, anumang samahan, nilapitan na po namin mga kababayan. Ngunit wala pong aksyon. Kaya sana po sa huling pagkakataon na ito ay makamit na po namin ang aming plane ticket pa uwi. Tulungan niyo po kami. Ano pa ba yung mga hindi ko nabanggit? Hindi na po kami safe dito kasi may po, halo-halo na po kami dito. Ngayon po, binat-ina
dinala po sila dito yung mga pinanggalingan po nila. May mga nag-positive na po. Kaya po, tumiro na po kami. Hindi na po kami safe dito. Halo-halo na po kami. At wala pong nangyayaring quarantine tuwing na dumarating po dito. Kaya po, nananabagan na po kami. Pisa na po namin umuwi buhay sa aming mga pamilya. Mula po tinamaan ng COVID, ang bansang Saudi at ang buong mundo, kami po yung huminto sa pagtatrabaho. Ngunit ang aming kumpanya ay nag-offer po mga kababayan ng tinatawag nilang part-time jobs para po umapunan at mabigyan daw ng sahod at may maipadala daw sa pamilya. So may mga tao po rito na tinanggap po ang offer. Yung iba po na natili po rito para po maging ligtas. Lumabas po ang mga tumanggap ng kahit po delikado. Ayaw po namin isugal namin ang aming mga buhay, mga kababayan. Kaya please lang po, pakitulungan po kaming umuwi. Pangalawa na lang po ang aming mga pangangailangan dito sa pagpapanatili sa kanilang akomodasyon. Yung po, salary po namin, hindi po naibigay na buo po. Nakalagay po sa kontrata 300, pero binigay po nila sa amin 150. Hindi po sasapat sa amin sa loob ng isang buwan kasi po ang mamahal po ng pilihin. Sana po tulungan nyo naman kami. Gusto na po namin makauwi ligtas sa pamilya namin. Huwag na po sana nang hintayin na isa sa amin magkasakit o isa pa sa amin na matay. Maawa na po kayo sa amin. Tulungan nyo kami. Nakikiusap po kami sa lahat po ng nakakaalam o nakakaalam ng maaaring makatulong po sa amin. Paki-ano na lang po ang aming mga pangalan o kaya dito po magpo-comment po kayo dahil kailangan na po talaga naming umuwi. Gusto na po namin makapiling ang aming mga pamilya sa Pilipinas. Please lang po. Nananawagan din po kami sa agency namin, Sharp BH. Staff House, Skills. Sana po yung mayroon po kaming compulsory na insurance po. Kaya pwedeng makauwi talaga kami kasi may binayaran kami. Kaya magpwede nyo kami pauwiin na sagot niyo ang ticket pauwi. Sana naman yung obligasyon ninyo gawin ninyo kasi kumita kayo sa amin. Andito po kami ngayon sa Jeddah KSA. Bibigay na lang po namin ang aming mga numero o pangalan upang inyong pong malapitan o kung may i-offer man po kayong tulong sa amin. Please lang po, please comments and share para po makarating po sa kinauukulan ng panawagan na ito. Maraming salamat po. Sana po matulungan niyo na po kami. Hindi na po namin kaya ang susunod pang mga araw. Di po namin alam kung hanggang saan po ang bait sa sarili, tamang pag-iisip. Di po namin ang alam kung hanggang kailan po namin matatagalan yung buhay dito. Ang tagal na po namin nakatenga dito, mga kababayan. Tulungan niyo na po kami. Sa aming mahal po, Pangulong Duterte, Pangulo, kayo na lang po yung pag-asa namin na makatulong sa amin makauwi. Hindi na po namin kaya. Iba-iba na po yung nasa isip namin. Ay, isa lang po yung nangaroon namin na makauwi po sa pamilya namin na ano po, buo pa na hindi po walang sakit. Sana po, bigyan niyo po yung inalangin namin na kailang virgin na po kami. Ngayon live po, sana ma-option na lang kami lahat. Ako po, isa na po ako nawawala ng pag-asa, ilang bisin na po ang timo'y pagkamatay dahil nawawala na po ang pag-asa para sa mama ko po. Araw-araw po yung mama ko tumataas yung dugo dahil matanda na kailangan niya po ako. Kailangan po yung pag-asa namin. Pakitulungan po kami upang sa agaran namin pag-uwi. Lalapitan na po namin lahat. Sana po sa pagkakataon na ito, nabigyan na po ng aksyon at tulong ang mga katulad namin na nandito na nangangailangan po ng emergency repatriation. Ginoong Pangulong Duterte, Senator Bongbong, Raffy Tulfo, ABS-CBN, GMA, Chris po. Lahat po kayo na pwedeng makatulong, sana po makatulong po sa amin. Sana po hindi po nawamawala ng saysay ang ginagawa naming live video. Makatulong po sa amin. Marami po ang mga katulad namin dito sa Saudi Arabia. Hindi po yata napapansin ng mahal na Pangulo. Tulungan niyo po kami lahat. Tulungan niyo po kami. Iwanan. Gawan niyo po ng action. Sana po ngayon, makauwi.
uuwi na po kami kasi ang dami na pong mga flights ngayon. Sana isa na doon, isa kami doon sa makasama sa mga ano na yan, paalis. Marami na pong nakapila ng mga flight susunod po. Tama, masalita. Doon po sa agency po sa Pilipinas, na humingi po kami ng tulong sa kanila, na tulungan kaming makauwi. Pero yung sabi po sa amin, nagbabayad po kami ng 8,500 po. Kasi nga po, hindi pa po namin hindi namin matapos yung kontrata namin. Gagawa naman po na gusto namin umuwi dahil marami po silang nalabag sa kontrata namin. Isa na po yung overtime namin na hindi nila binibigay. Andito po kami sa Jeddah, Saudi Arabia. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po in advance. Sana po matugunan na po ang mga pangangailangan namin at agaran pag-uwi. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Sana matulungan niyo kami.